Bumagsak po sa kamay ng mga otoridad ang isa pang miyembro o mano ng isang kilabot na grupo. Grupong sangkot sa mga kaso ng nakawan at pagdukot at maging sa pagpatay sa isang West. Ganito po stilo nila sa pagdukot. Nagkukunwari silang pulis na may peking warrant of arrest. Nakatutok si Emil Sumangil. Exclusivo. Mabilis na napasok ng mga nakasibilyang pulis ang target area. Sa dulo ng eskinita, nadakip si Rafael Gutierrez Camasis alias Toto. Mga elemento ng PNP-CIDG Southern Metro Manila ang umaresto kay Camasis sa Lower Bicutan, Taguig sa bisa ng arrest warrant sa kasong robbery with homicide. Itinuturo siyang miyembro ng kilabot na Alipio Organized Crime Group. Sa progress report ng CIDG, sangkot sa gun for hire at kidnap for ransom operation ang grupong ito. Ang kanilang estilo, nagpapakita ng peking arrest warrant sa kanilang bibiktimahin at nagpapanggap ng mga pulis. Una nang nadakip ng CIDG ang itinuturong utak ng grupo na si Philippine Army Logistics Officer Lieutenant Noel Alipio noong August 2014. Nakipagtulungan naman sila kasi noong time na nalaman nila na nagkaroon na ng warrant of arrest si Lieutenant Alipio, automatic pre-charge na nila sa tinatawag na Article of War. Sunod na bumagsak sa kamay ng CIDG ang isa pa umunong miyembro ng grupo na si Gregson Bihari. Ang National Bureau of Investigation naman ang nakahuli sa mga kasamaan pa nilang sina Edgar Alipio, kapatid ng Army Logistics Officer na si Teniente Noel at Valentino Carlobos. Sa investigasyon ng PNP-CIDG, ang grupo raw na ito ang nasa likod ng pagpaslang sa negosyanteng Filipino-Chinese na si Justo Lim sa Better Living Subdivision Paranaque noong February 19, 2014. Isa sa mga naging ebidensya ayon sa pulisya, ang CCTV video na ito kung saan ilang minuto matapos patayin ang negosyante na kunang pumaparada di kalayuan sa crime scene ang ginamit nilang getaway vehicle. Maya-maya, isa-isang bumaba ng sasakyan ng mga suspect at naglakad patungo sa magkakaibang direksyon. Itong pinaka-delikado na grupo kung titingnan natin. Dahil ang mga pinapatay nito ay hindi basta tao. Katulad ng isa sa mga nabiktima nila, yung judge na galing sa Cagayan. Positibo raw kinilala ng mga testigo ang grupong ito bilang nasa likod ng pagpatay sa Noy Acting Presiding Judge ng Quezon City RTC na si Nathaniel Patugalan noong January 2006. Tumangging magbigay ng pahayag ang mga suspect. Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Horas.